Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong lingkod, Alvin Marie Tejada. Nagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan ng serbisyo. Totoo lang. For tonight's report, andito ang ating lingkod si Jury Ann Javier para iulat ang jail documentaries at Lipa City Jail, Batangas. Gabi, bayan. Nandito po tayo ngayon sa Lipa City Jail, Batangas na kung saan ay aalamin natin ang iba't ibang uri ng inmate sa iba't ibang uri ng kaso. Miss Julianne, good evening. Can you identify those inmates who will be part of the said documentaries just for us to be informed and aware already? Yes, Miss Al. The inmates give us the permission to tell their names to the public and news and be part for tonight's documentaries. The inmates that I will interview are the former police officer convicted for double murder, Dunal Nuesca, a former security guard convicted for hostage taking, Archie Paray, a former CEO for pork barrel scam, Janet Napolas, the arrested mother convicted for illegal possession of firearms and explosives, Reyna Nacino, at isang itago na lang natin sa pangalang Pedro, na kaibigan at kasama ng biktimang si Kian de los Santos, na napatay ng mga kapulisan dahil sa mistaken identity regarding on war on drugs. Bayan, atin pong malalaman ang sitwasyon ng mga inmates dito sa Lipa City Jail at kung ano-ano ang kanilang mga hinanain. Tama na po, may pista po ako ba? Halik ka na, tuklasin ang mundo-mundo na isipan. 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 Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming paanyaya. Maaari po ba kayong magpakilala? Ako po si Derek Ramsey, aka Pedro. Ang kaibigan ni Kian de los Santos na pinatay dahil nakusahang sangkot sa illegal na droga. Ako po ay labis na hindi makapaniwala sa aking nangyari. Kapagkat ako'y 19 years old lamang, at hindi gumagamit o nabebenta ng illegal na droga. Nais mo bang ihayag sa amin ang mga nais mong sabihin at kalagayan mo dito sa bilangguan? Isa po sa aking ginadaing na kalagayan dito ay ang matagal na hearing ng aking kaso. Dahil sa naranasan natin pandemya, ito'y naudlot na naudlot ang aking paglaya. Sabay pa nito ang pagkamiss ko sa aking pamilya sapagkat pinagbabawalan po ang pagbisita dito sa kulungan. Noong unang dating mo dito sa kulungan, ano-ano ang mga pagbabagong nararanasan mo hanggang sa ngayon? Noong unang salta ko po dito sa kulungan, halos wala akong mukhang may harap. Kahit alam ko sa sarili ko, inosente ako. Maraming husga ang aking narinig. Nakakalungkot na dahil sa pagiging mahirap, hindi namin kaya ipaglaban ng tama. Dahil din sa kawalan ng pera, hindi namin kaya kumuha ng sariling abogado. Dahil na din po sa kahirapan, kaya siguro na nalagay ako sa ganitong sitwasyon. Dahil din po sa kahirapan, tinik advantage po ng mga kapulisan ito upang ako sa isa sa mga suspect na gumagamit na illegal na droga. Sana po ay matulungan nyo ako na makamit ang katotohanan at ako'y makalaya na. Nakakalungkot mang marinig, pero maraming salamat po sa pahayag ninyo. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya upang kayo ay matulungan sa hinanain niyo. Maraming salamat.
Ginamit niyo lamang ako para sa inyong pansariling kapakanan. Hustisya para sa aking pagkawala. Halika na, tuklasin ang mundo-mundo na isipan. 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 Maraming salamat po, Ma'am Janet Napoles, sa pagpapa-unlock sa aming paanyaya. Thank you for having me. Ma'am, noong mga unang araw niyo po dito sa Correctional Institution for Women, ano-ano pa ang pagbabagong inyong naranasan? Pinagkaiba lang. Hindi na ako nakakalabas. Hindi ko na alam kung ano itsura ng outside o jail. But I am thankful that I have a nice room here in jail. And I think it's the advantage of having money. Keeping aside, so far, so good. I'm just waiting for my court trial so that I can be free. Regarding naman po, ma'am, sa family nyo, nakakabisita po ba naman dito ang pamilya nyo? Oh my God, no! We only do some video calls and do some chit-chat. As far as I know, bawal pa kasi bumili dito sa jail due to the COVID pandemic. So, today's muna to the video call. Ma'am, may gusto po ba kayong sabihin regarding po sa kaso ang isinampa sa inyo? Nothing. Wala na akong dapat sabihin pa. Ma'am Janet Napoles, thank you po for your time. No worries. Pagkatapos nito, saan ang punta ko? Sa kulungan o sa sementeryo? Halika na, tuklasin ang mundo-mundo na isipan. Halika na, tuklasin ang mundo-mundo na isipan. Halika na. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa aming paanyaya. Maraming salamat din po sa paanyaya niyo sa akin, sir. Noong unang dating mo dito sa kulungan, ano-ano ang mga pagbabagong nararanasan mo hanggang sa ngayon? Alam ko pong marami ang nakakaalam ng issue ng aking pagkakakulong dahil ito ay pinalabas din sa TV. Kaya alam ko pong marami din ang nakakakilala sa akin. Ako po si Archie Paray, dating security guard na nag-trending last year, 2020, dahil sa hostage taking sa Green Hills. Nung unang dating ko po dito, magkahalong awa at galit ng ibang taong aking naranasan. Yung mga taong naawa sa akin ay mga taong naranasan din ang aking hirap sa pagtrabaho, ngunit hindi nakakuha ng tama at dapat na sweldo dahil sa korap na amo. At yung mga tao na galit naman ay mga pamilya ng aking nabiktima sa hostage taking. Ako po ay lubos pusong humihingi ng tawad sa inyo. Sir, isa po sa aking mga napagtanto ngayong ako ay nakulong. Makulong ka man o hindi, parte ng ating buhay ang maetsyapwera, ang madiscriminate dahil sa mahirap lang. Ang hirap po maging mahirap. Hindi nakakamit ang kalayaan pag mahirap ka. Mas matimbang ang pagkakakusang guilty ka kaysa sa pag-asang makalaya. Ang hustisya po ay para lang sa mayaman. Sa panahon ngayon ng pandemic, nalimitahan ang budget meal namin. Kada inmate po, 40 pesos ang nakalaan sa meal. Kahit kapos po minsan ay tinitiis na lamang dahil sa mahalaga po sa amin ang hindi mahawaan ng virus. Hindi po ako gaya ng ibang inmates na mapera. Sila ay may sariling kwarto, na tila, hotel. Sa aming sweldo po, siksikan kami. Sobrang init. Halos hindi na po kami magkaintindihan sa pagpapaypay. Malunasan lang ang init. Ngunit kahit mahirap, may Panginoon po ako.
Nananalig po ako na balang araw ay makakamit ko ang mustisya at kalayaan. Napakahirap po ng sitwasyon nyo. Sir, tatagan nyo lamang po ang inyong loob at ang inyong pananalig. Sir, napakasarap pong marinig na galing sa kagaya mong may kaya. Natawagin akong sir. Sa pong kagalakan sa gaya kong mahirap lamang natawagin sa ganong formal na tawag. Maraming salamat po. Walang anuman po. Ang BRAVO News ay 24/7. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Maraming salamat po sa oras nyo ngayon sa aming interview. Anak, tumigil ka na. Nasaan ang barangay? Teka. Tumawag na kami ng barangay. Sige, magtawag kayo. Teka, pag-usapan nyo. Grabe kayo. Napakayayabang nyo. Hindi na lang kami nagsasalita dito. Wow, di porke may baril na tatay mo, ganyan ka na. Anak, just let go! Tatay mo, ang i-let go mo, hindi kami. No! My father is a policeman! I don't care. Gusto mo tapusin nakatangin dito? Marami pong salamat sa pagpapaunlak sa aming paanyaya. Maraming salamat din po sa pag-aanyaya sa akin. Noong unang dating mo dito sa kulungan, ano-ano ang mga pagbabagong naranasan mo hanggang sa ngayon? Noong nag-trending ang isyo, marami pong Pilipino ang nag-alit sa akin at plano sa aking pamilya. Ako po ay lubos na humihingi ng tawad sa pamilya Gregorio at sa aking mga kapopulis. Dahil nabahiran ko na naman po ng dumas ang ating profesyon. Sana po ay magpapawag na. Ang hiling ko lang po ay sana huwag na po nadamay ang aking pamilya sa karaming aking nagawa. Noong unang dating ko po dito sa bilangguan, dahil sa dala ng galit ng ibang inmates, ay nabigpot po ako na hindi nalalaman ng ating mga kapulisan. Ininda ko na lamang po ang sakit. Dahil expected ko na rin na marami ang magagalit sa karumal-dumal na krimen na aking nagawa. Kasabay po ng husga at mga galit ng mga inmates. Ay kasabay din dito ang overcrowded facilities na halos hindi magkasya ang mga inmates sa isang salda. Sana lamang po ay matugunan ito ng pansin ng ating gobyerno. May mga gusto pa po ba kayong sabihin? Nais ko pong sabihin sa mga kapwa Pilipino na hindi po dahil sa krimen na akong nagawa ay tutunod na nilang masama ang mga kapwa ko polis o sindalo na nanimulbihan dito sa bansa. Marami pong kapulisan matapat sa kanilang serbisyo. Humihingi na lamang po ako ng pasensya sa inyo. Blame the person po, not the profession. Hindi lamang po mamat, maraming salamat. Maraming salamat po. Bilang isang magulang, tama ba natanggalan niyo ako ng karapatan upang makita ang aking anak sa huling sandali ng kanyang buhay? Halik ka na, tuklasin. Ang mundo'ng puno ng isipanin. Halik ka na, tuklasin. Ang mundo'ng puno ng isipanin. Halik ka na, tuklasin. Ang mundo'ng puno ng isipanin. Halik ka na, tuklasin. Ang mundo'ng puno ng isipanin. Maraming salamat po, Ma'am Reyna, sa pagpapaunlak sa aming paanyaya. Maraming salamat din sa pag-anyaya sa akin. Ma'am, nung mga unang araw niyo po dito sa kulungan, ano-ano po ang pagbabagong inyong naranasan? Nung unang salta ko po dito, halos hindi po ako magkaintindihan. Dahil inaalala ko po ang aking anak, dahil nga po nakulong ako, pero di ko alam, nabuntis na pala ako.
At nung panahong ako'y nanganak na halos hindi po ako magkamayaw sa kung paano ko mabibisita ang aking anak na kapapanganak ko pa lamang. Kung hindi po kayo pinayagang bisitahin ng inyong anak, ma'am, paano niyo po yun nakaya? Nagpapasalamat na lang po ako na yung pamilya ko po na nagbabantay ay nabigyan ako ng pagkakataon na makabideo call man lang ang anak ko dahil nga po sa pandemic na ito. Ginalulungkot po namin ang sinapit ninyong mag-ina. May mga gusto po ba kayong sabihin? Nais ko po sanang sabihin yung hinanain na nakararami sa amin. Ayun ay yung overcrowded po, sir. Sobrang sikip po ng aming selda. Maraming salamat po, Ma'am Reyna, at nawa po ay maging maayos ang inyong kalagayan. Kakalis ako na. Oh, yan agad pagkakain na eh. Kailan din naman kami ilalamit dito. Ay, kung sa akin silda eh, dahil pang impyerno, hindi na naman makakapagpatayo ng ibang kulungan at na kami hindi nasiksigan at sobrang pagkakabanas. Ngayon isang araw ay nadali na si Mangkanor ng heat stroke. Ay, di yung pakay. Kailan din naman kami aluan dito. Kailangan ay talaga ay may electric pan. Oh, ikaw nga diyan, bigyan mo kami ng isang electric pan din eh. Talagang kami ito sinisilba na. Maraming salamat sa ating mga naggagandahang reporters ng bayan. Ngayon po ay ating mapanayamang ating butihin Mayor, Mayor Eric Africa, Chief of Police ng Lipa City PNP, Police Superintendent Carlos Barte, at ang ating Police General Guillermo Elazar upang ihiyag natin ang mga naging pahayag ng mga inmates sa naturang kalagayan at hininain nila. Magandang gabi po, Mayor and Chief Lieutenant General. Una po nating makakapanayamay ang unang interview kung saan ating nakapanayam ay si alias Pedro, convicted for drugs, ngunit sinasabing mistaken identity lamang. Ayon po sa mga nakapanayam namin, ay ang mga sinasabi, ang mga hinanain ng iba't ibang preso. Ito ay ang pakulangan sa hustisya dahil sa kawalan ng bodyguard. Overcrowded, kung papaano nila makakapusap na lamang ang kanilang mga kaanak. Ngayon, di naman maaari ang bumisita sa hulungan. Mayor Police Superintendent Carlos and Lieutenant General Eliezer, ano po kaya ang magandang solusyon sa nasabing hinanain nito? Maraming salamat. So, unahin po muna natin ang ating butihin ni Lipa City Chief of Police, Sir Carlos, at ang sunod ay ang butihin Mayor Africa. Magandang gabi po, ma'am. In my own perspective, I think in terms of the issue regarding the lack of attorney and the overcrowding, our beloved President Duterte together with the City Mayor Eric Africa and the PNP organization, the solution is to have new facilities which will be provided with the fund given to the respective city jails. We already have the plan for the said issue naman po. And just like what is indicated in our Miranda rights, that all suspects or offenders have the access on the availability to the rights to have an attorney, regardless of their offense and social economic class. Hello, my dear constituent. Good morning to every last one of you present over here. Before going ahead, I would like to extend my warm welcome to every person present over here. Also, I want to thank all for giving me this golden opportunity to share my thoughts on the current issue that arises within the prison system in our beloved city. I was aware of those for the mission, no? And to be blunt, it is not an easy fit to deal with this predicament. I'm the esteemed Mayor Eric Africa. I'm born ready, so I have a couple of solutions to mitigate the aforementioned adversities at hand. Of course, with the help of partnership with the city police station. Well then, let's begin. I allotted some budget to the expansion of jails and facilities of our cells and prisons. I also asked the lower court to hasten the pending case of those who will be transferred to the national penitentiaries and those who will be free of charge. Of course, the budget miss was also considered and I add a fraction of those allotted budget to the male prisoners as well as to the sanitary and other problems that may exist. This is a plan that read every problem with fine-tooth comb at the same time. We just have to wait for the approval of the national government about this matter and on that note, we are good to go. Worry not, my brethren.
yours truly deals with problem meticulously so that any travesty that will flutter like a pansom across the vicinity will be jailed with countermeasure in case-to-case basis. Together, under my wings, we can deal with every problem ahead of us, if we are united. So much for that, Lipa City's current administration handle all the paperwork, so rest assured, we will work our guts and I will see this through the end. With us building the groundwork for the betterment of the public, the approaching progress and development reassures me to no end. This is all, and good day everyone, and thanks for having me in this interview. Just like said by Mayor Eric Aprica and Lipa City Chief of Police, Police Superintendent Carlos Barde, we are doing the same to cope up with that kind of matter, and also searching for solutions for that problem. As of now, with the overcrowding of the prison facilities, we are now conducting research and meeting on how and where to build some facilities as soon as possible, with the help also of our former President Rodrigo Duterte. While on the other hand, about the budget meals of the prisoners, the Bureau of Corrections are the one who is responsible for it, but we will try to reach them out in order for them to know that kind of issue, following on how to resolve that problem as well as the process involved. Thank you so much for our beloved government officials for giving their time and attention to the said issues of inmates. Kabayan, tayo po ay maging patas, mapakriminal man o hindi, at tinggin ang bawat hinanaing ng bawat isa. Muli, magandang gabi sa inyong lahat. You know, there is always a time for everything. There is always a time to rest and to die. Ganon ang buhay. As you are born, there's also death.